Hello everyone, this video features Chef Jun cooking some Filipino food. He'll be speaking in Tagalog, which is the national language of the Philippines. Please enjoy. Mabuhay. Mabuhay! Kumusta po? Ngayon po, ipapakita ko naman sa inyo kung paano magluto ng pork broccoli with oyster sauce. Kanina po, nagpakulo na ako ng tubig. Ang ginawa kong process, nag-blanch tayo ng broccoli. Makikita nyo, pinakuluan ko na siya para mamaya ready na siya. Sinet aside ko lang. Tapos, meron tayo rito ng liempo or pork belly. In-slice ko lang siya ng cube. Mamaya ay mamarinate natin siya ng paminta at toyo. Kailangan din natin ng cornstarch, onion, oyster sauce, kagaya na sinabi ko kanina, yung toyo, tapos po ginger, carrots, garlic, tsaka yung paminta. Siyempre, kailangan din natin ng tubig at mantika. So, nasa akin ng mixing bowl yung ating liempo, ready na po siya. Unang-una natin gagawin, lagyan natin siya ng ground black pepper at soy sauce. Mamarinate lang natin siya ng mga 20 to 30 minutes bago natin siya igisa. Kailangan po para mag-penetrate or lumasa yung toyo at paminta sa ating pork belly. So ayan po, mainit na po yung aking lutuan. Ang una po natin gagawin, magigisa na tayo. Siyempre, unahin natin yung mantika. Luya. Ngayon naman ang ating garlic. So, hintay lang natin siya sandali na pumula. Pagkatapos nun, ilalagay na natin yung sibuyas. Dahil po nasa high heat ako, mabilis po siyang maluto. Kaya ilalagay ko na rin yung ating sibuyas. Lulutuin lang natin yung ating sibuyas bago natin ilagay yung ating minarinate na liempo. So ayan, ready na yung ating garlic, ginger at ang ating onion. Lalagyan na natin yung ating pork belly na minarinate sa soy sauce at ground black pepper. Isusuti ko lang siya o lulutuin ko lang siya ng mga 5 minutes. Tapos po, pupunta na tayo sa ating next step. Kailangan lang naman po medyo mag-brown yung ating pork. Magpuproduce po siya ng oil, ng self oil. Yun po yung magbibigay ng lasa. Ayan po, ginisa ko yung ating pork belly ng mga 5 minutes. Ang susunod natin gagawin, mag-a-add na tayo ng pampalasa ang ating oyster sauce. Pagkatapos po, maglalagay tayo ng konting tubig. Konti lamang, kaya hindi po tayo magagawa ng sabaw dito. So, lulutuin ko ulit siya ng mga 5 minutes. 5 minutes yung sauteing, tapos 5 minutes po yung boiling. At pagkatapos po nun, pupunta na ulit tayo sa ating next step, ang paglalagay ng cornstarch, yung pampalapot sa sabaw. So ayan, malambot na po yung ating pork. Ang susunod natin gagawin, yung aking pong cornstarch, diluted ko lang siya sa tubig. Siya po yung magsisilbing pampalapot sa ating sauce ng ating pork broccoli. Lagay ko lang siya. Tapos,
Haluin natin kaagad para hindi siya mamuo. Lulutuin ko lang siya ng mga 2 minutes. Kailangan po maluto yung cornstarch bago natin ilagay yung broccoli at ang carrots. So ayan, luto na yung ating cornstarch. Lalagay ko na yung ating carrots. Kailangan po yung inyong carrots. Maninipis lang ang cut para mabilis siyang maluto. At ang panghuli, ilalagay na natin yung ating binilunch na broccoli. So dahil luto na siya, mimix ko lang siya ng mga 2 minutes, tapos po pwede na po siyang iserve. Ito na po ang ating finished product ng napakasarap na pork broccoli with oyster sauce. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com. Mabuhay! Mabuhay! Siguro po nare-recognize ninyo yung boses na yon. Ako nga po pala si Jun, yung voice behind sa howtogreatfilipinofood.com. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking mga followers, subscribers sa aming channel. Dati po, naalala ko pa, sabi nung boss ko, maka 1 million views lang kami, hahalikan niya raw ako. Pero ngayon, nasa 100 million views na po kami, kaya napakasayo po namin ng aking boss. Dahil na-reach namin yung 100 million views. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, sa aming mga viewers, sa mga nagko-comments, good or bad comments, okay lang po yun, natural lang po yun. Kaya sana po tuloy-tuloy po ang pagsubaybay ninyo sa aming channel, sa howtogreatfood.com, howtogreatfilipinofood.com. Napakatagal na panahon na namin ginagawa ito. I think mga 7 years na. Pero continuous lang, consistency lang, ika nga. Kaya na-reach namin itong 100 million views. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Sana walang bibitaw. At mabuhay!